Magandang gabi po muli mga kapatid at mga kamanggagawa at mga kaibigan. Muli ito po ang ating programang Ang Tinig ng Katotohanan. Programang hindi po nagtatangi ng anumang sekta o denominasyon. Kundi ang tanging layo din po natin ay may pahayag kung ano po ang nasusulat sa banal na kasulatan nang wala po tayong kinikilingang sinuman. Ang programang ito po ay naglalayo na ipaliwanag sa atin ang katotohanan lamang. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng katotohanan lamang at wala po tayong sektang kinakampihan, mga kapatid, kayo po ay malugod naming inaanyayahan na makinig tuwing Linggo po, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. At anuman po ang ating mga katanungan, kayo po ay pwedeng mag-text dito po sa number 0920-945-8631. O kung kayo po ay may landline, meron po tayong 322 at 5215 number. 322-5215. Ang ating pong magandang tagabasa. Magandang gabi po sa inyong lahat po na nakikinig sa Tinig ng Katotohanan. Sana po huwag ninyong ililipat ang istasyon para po tayo ay makapakinig ng katotohanan at tayo po ay hindi malinlang. Ang unang pagbati po na ngayon ay nakikinig ay galing po sa San Rafael, Bulacan. Saka nga po pala yung programa natin umahabot po ng Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga and parts of Bataan po. At mamaya po, napakahaba ng listahan dito. Almost one page po yung listahan. Okay, so sisimula po natin doon sa John chapter 7 verse 28. At tulad ng sinasabi nga po niya dito sa 1:8, ano po? Itutuloy po natin. Lucas 24, 36 at 37 naman. John 13:16. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kaya lang, ang problema po ngayon, mga kapatid, maraming sekta ng pananampalataya, maging sa tinatag natin Kristyanismo, yung mga leader po ng mga malalaking denominasyon, sila na ang naitataas, sila na ang sinusunod, at hindi po ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa 1 Timothy 3:16 ng King James Version, wikang Ingles, ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay nahayag sa laman. So yung pong nagsugo, yung Espiritu ng Diyos, nandun sa sinugo na tinatawag po nating tao na anak ng Diyos. Habang yung mga alagad po ay sama-sama, o ay itong dalawang alagad, from Emmaus, ano po, titingnan natin from verse 35. Then the two from Emmaus told their story of how Jesus had appeared to them. Jesus himself was suddenly standing there among them. He said, "Peace be with you." But the whole group was terribly frightened, thinking they were seeing a ghost. Nandun po sila sa isang lugar. Bigla po lumitaw sa kanilang kalagitnaan ang ating Panginoong Yesus na nagsabi sa kanilang kapayapaan na isumayin niyo. So natakot po itong grupong ito, ng mga alagad, ng mga believers. Akala po nila multo ang kanilang nakita. Subalit sinabi ng Panginoon sa kanila, kung itutuloy po natin sa 38, "Why are you frightened?" he asked. "Why do you doubt who I am? Look at my hands. Look at my feet. You can see that it's really me. Touch me and make sure that I am not a ghost. Because ghosts don't have bodies as you see that I do." Christ, take your place, be enthroned on our praise, arise. King of kings, holy God, as we sing. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we
lift you up on our praise.